I-on ko lang yung ano. Ayan. Ayan, may naiyak na dito. Sige. Okay na po, Mentor Clear. Okay po. Ayun. Ayan, mentors. Amazing morning ulit, no? So before I start po, syempre proud po ako na introduce at pakilala yung team name namin, which is Team Wolves. So we offer leadership values for everyone selflessly. Yan po yung meaning ng Team Wolves. So more on nagfo-focus po talaga kami sa leadership. Syempre leadership na may values and very important yung hindi po tayo selfish dito, no? So dyan po talaga nagbe-base yung team po namin. So papakilala po ako. My name is Claire Honey Villapa, undergraduate nursing student po ako and from Oriental Mindoro po, no? At age 17 years old po, pinitition po ako ng aking mama para makarating po dito sa Italy and nag-start na din po tayong mag-work sa age po na 17 years old. Bawal po kasi, hindi naman po bawal, pero dito po kasi sa Italy, natanong kanina ni Mentor Drex, ano yung life dito? So hindi po pwedeng mabuhay dito nang walang work kasi ang mahal po ng life dito. So sa murang edad po, natutunan natin ang magtrabaho na kaagad. So ang hirap pala pong kitain ng pera kapag ikaw na yung nagtatrabaho. 'Di ba? So makaka-relate po yung mga OFW dito kasi I'm sure marami pong OFW dito na alam nila kung paano yung buhay abroad na hindi po talaga masarap. Sa pictures lang maganda, pero yun nga po, no? And dahil po sa ganitong klase ng lifestyle na nakita ko po, yan, hindi po ako yung naghanap. Ako po hindi po ako yung hinanap. Ako po yung nahanap. So, ito po yung aking background. 10 years po akong sales lady. Ayan, ito po yung mga naging katrabaho ko. And aside po dyan, no, mga mens, ito po yung life ko. Literal po akong gimikera, mabarkada, lakwatsera po talaga ako. Sakit sa ulo ng mama, ng family ko. Since andito po yung family ko, andito po yung mama ko, andito po yung mga kapatid ko. Silent na. Ayon. And literal po na trabaho, gimmick, bahay. Ayan. Alam niyo po ba, ito po yung time na wala pong direction yung buhay ko. Hindi ko nga po alam bakit po ako nag-i-exist sa mundo eh. Yung parang ganito nga lang ba yung buhay ko? Parang pariwara. Walang direction. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko sa buhay ko. Literal po, hindi ko talaga alam. And then one day po, no, parang napagod na po akong magtrabaho. Sa 10 taon po kasi, 10 years po ako nagta 10 hours po akong nagwo-work. Then nagkasakit yung nanay ko. So parang doon ko siya tinitigan ng mabuti. Sabi ko, hala, tumatanda na yung mama ko. Hindi na siya katulad before nung dumating ako na bata pa, malakas pa. Lagi na siya nagkakasakit. Kaya po naghanap po ako ng opportunity na pwedeng makatulong sa buhay ko. So ayan, tayo po ang nag-pioneering dito sa Rome, Italy. Ibig sabihin po, tayo po yung nauna. Ayan, na-meet ko po yung mentor ko through Facebook lang po. Sino po yung mga na-invite dito na through Facebook lang? Hindi po kakilala yung mentor. Ayan, so parehas na parehas po sa akin, ano, na natatandaan ko pa po, tinok niya ako through Skype. Hindi pa po uso yung Zoom noon eh. So messenger lang kami. Ayan. And then mentoring niya sa akin, kakaturo po niya sa akin. Ayan. Year 2017, may mga kaibigan po ako. Ayan, diyan na po nag-start yung journey ko dito. So nakilala ko po yung kaibigan ko, si Mentor Rina, and kapatid naman po niya, si Mentor Jeff. So sila po yung mga taong naniwala sa akin. Nag-start po kami sa isa, dalawa, tatlo, hanggang sa, ayan, bigla pong dumami, naging 20, 30 na po kami, no? So dito po na pagdesisyonan na since dumadami na po kami, that time po kasi, noong 2017, kung titingnan nyo tong picture na to, no, sobrang konti niyan. Ngayon,
Pero noong 2017 po, madami na yan dahil nasa pioneering stage po kami. Alam niyo po yung pag sinabing pioneering stage, wala pa pong office. Wala pang opisina that time. Yung I Am Worldwide sa San Juan, wala pa po siya. Nasa utak pa lang siya. Wala ding products. Actually, yung products lang po namin that time, lima lang. Powder, capsule, latte, tongkat ali, glutathione, at saka choco barley. Yun lang po. Yung limang yun lang po. Walang kahit sinong ambassador. As in. Pero nag-start po kami na, yan, nag-start kami ng mga warm market. Kaya nung medyo dumadami na, parang hindi na po kinaya ni Mentor Arian sa Pilipinas dahil siya nga po yung nagkakalas, siya po yung nag-iintindi sa amin. Sabi niya, Claire, ano, resign ka na sa work mo. Uwi ka dito. Mag-training ka. Ikaw yung gumawa ng mga dapat mong gawin para sa grupo mo. Para makita nila na talagang ganun ka kaseryoso. Yung alam nila na, ay oo nga, no, kaya niyang mag-sacrifice. So, syempre, since wala pa po akong anak, wala akong asawa, sabi ko, sige, grab ko yung opportunity. Umuwi tayo ng Pilipinas. No po, iniwan ko po yung aking trabaho na 10 taon na kumikita na po ako doon ng 80 to 100,000 para po pagsilbihan po yung team. Ayan. So, ito na po, no? Nung umuwi po ako ng Pilipinas, ito po yung first time ko pong na-meet yung mentor ko, finally. Yung dating sa screen ko lang po nakikita, sinundo niya po ako sa airport. Starstruck na starstruck po ako. Sabi ko, oh my God, parang totoo po ba ito? Ito yung tao, ito yung angel ko. Ito yung nagbigay ng direction sa buhay ko. Ito yung nag-guide sa akin. Ito yung nag-alaga sa akin. So, and syempre, doon ko po siya mas nakilala ng mabuti. Ayun. So, nung umuwi na po tayo ng Pilipinas, ayan, naranasan na po natin magpa-DHL, magkalas, tapos, ano pa ba? Lahat po na ginagawa ng mga mentors na yun, naranasan po natin, ano? Ayan, laging puyat sa pagkakalas ng products. Kasi pag may babalik sa Italy, actually, sobrang hirap ng products sa Europe, especially Italy po. Italy, Spain yan. Yan talaga yung mahihirap. So dati, kapag may alam kaming uuwi, pabalik sa Italy, dun po kami nagpapadala, nagbabayad na lang kami ng tao. Ayan. And nagka-process ng mga PIMs, ng mga maintenance. Naka-attend din po tayo ng mga event ng IAM. Dalawang beses po akong nakapag-share dyan. Stage na first time po para sa akin to. Sobrang first time niya lahat sa akin. So, nakaka-overwhelmed, no? And isa pang reason. Ay, okay pa po ba ako? Yung internet ko po, okay pa po ba? Okay pa po. Ayan. Yes po, yes so, po. Ayun, thank you po, Mentor Liovi. So, yan, naka-attend po tayo, no? Ang dami, parang bagong mundo sa akin. Yung network industry. Dahil since first time po tayo, new blood tayo. And ayan po, naka-attend tayo ng mga break free, nakasama po natin iba't ibang klase ng mentors nung nasa Pilipinas. So parang yung culture ng IAM, na-adapt ko siya. Yung dahil, alam mo yun, yung pag-baby ka, di ba kapag baby ka, kung anong ituro sa'yo, oo ka lang, gagawin mo kung anong tinuturo kasi wala ka talagang alam, zero knowledge. So sobrang, in-adapt ko lang siya ng in-adapt, in-absorb ko lang kung ano yung napapakinggan ko na sinasabi ng mga mentors ko, okay po, yes means. Ganun lang po yung ginagawa ko hanggang sa nakilala ko nila BP, nila GM, nila press, na-involve po ako sa mga, grabe yung mindset, grabe paano mag-isip. So sabi ko, grabe no, ibang-iba pala yung mindset ko sa mindset nila. Parang, kailangan ko palang sumabay ako sa mindset nila kasi para dahil hindi ko pwedeng sabihin na new blood ako, beginner ako, para hindi ko magawa kung ano yung nagagawa ng mga top earner before. So, dyan po ako. Para po akong ano, kung kani-kanina po akong team na sumasama. And, syempre po, no, na-request ni Mentor Liovi. Ito na yung kwento namin ng aking partner in life po, si Mentor John. Pero before po, before po lahat ito, before ng makagandang pictures na ito, before lahat po na makita niyo kung ano yung meron kami, nag-start lang po sa Sapphire. Nagpaalam si Mentor John kay Mentor Arian na kung pwede daw pong manligaw. So ang sabi sa akin ng sabi ni Mentor Arian kay Mentor John that time,
Jan, kaka-start pa lang ni Claire. Umuwi yan para mag-build ng team, mag-training, alagaan grupo niya. So, kailangan, kung maliligaw ka, mag-suffer ka muna. Kasi hindi umuwi yan, hindi nag-sacrifice ng malaki yan para sa wala. So, mag-suffer ka muna. That time po, mentors, that time, 2017, 10 to 15 pa lang po ang sapphire. Hindi po katulad ngayon na sobrang dami na hindi na po mabilang. So I think si mentor dyan ay pang 16 na sapphire overall ng I Am Worldwide. Kasi dahil seryoso siya, next sapphire siya. Di ba po? Ganyan po yung kwento. Hindi pa lang po natapos sa pagiging sapphire. Siyempre may kailangan po kaming patunayan. Dahil parang ang nanay ko kasi sa industriyang ito, ang nanay ko po ay yung mentor ko, si Mentor Aryan. Wala siyang sasabihin na hindi ko gagawin. So, ibig sabihin, ayoko pong makasagabal, ayoko pong na masasabihin niya na, Claire, ang bagal mo, Claire, ganto hindi mo iniwan yung trabaho mo para sa ganyan. So, kailangan namin patunayan, kailangan namin laging nasa top, kailangan namin chumicheke. Alam niyo po yung kailangan nahihit namin yung mga resulta kasi kung hindi po, alam niyo na. Alam niyo na yung mangyayari kasi mga dominante ang mga apply namin. So, since nag-start pa lang talaga, hindi pa po malaki yung team, syempre talagang andun pa yung salitang focus eh, focus talaga. So, pinatunayan naman po namin ni Mentor John na hindi po magiging toxic or hindi po magiging sagabal yung relationship namin sa pag-build ng team. Ayan, and ngayon po, nasa LDR relationship po kami. Diba? Lockdown relationship po. Okay, lockdown relationship po kami. Kasi nasa Manila siya, nasa Italy po ako. And proud din po ako na siya din po yung nagtuturo sa amin sa life class. And syempre, no, ngayon po ay Emerald na siya. Kaya sobrang nakaka-proud po na sabi nga po ni Heart Evangelista, no, success is having the right partner. Masegway po. Ayon. So, sabay po kaming nag-sapphire nung June 2017. Okay. Kaya wala pong parang sabi ng mentor ko, ah, okay, sige, inspirasyon nyo yung isa't isa, ganyan-ganyan, alam nyo yung mga priority nyo, blah, blah, blah. So, ayan. Sinunod talaga po natin. Ano? Mentors, ito yung sinabi kong reason bakit ako umuwi ng Pilipinas. Tama po? Para sa kanila. Para po ako yung magpa-process ng lahat ng kailangan nila. Walang hassle si Mentor Aryan kasi that time kailangan na rin mag-build ni Mentor Aryan ang kabilang side. Pero alam yung isa sa mga reason, ito yung sacrifices mo. Hindi pumayag yung mama ko, kapatid ko, na umuwi ako. Pinagpalit ko yung trabaho ko, napakaganda ng trabaho ko kung tutusin para sa kanila. And alam nyo po, nawala po sila lahat. Habang nasa Pilipinas po ako, nalagas po isa-isa yung Team Wolves po. Wala pong natira dyan, mga mates. And ganun po kasakit sa akin nung nangyari ito. Kasi hindi po biro yung ginawa ko, mentors. Umuwi po ako ng Pilipinas. Nag-resign ako sa trabaho ko na yun yung pangtulong ko sa pamilya ko. Wala ako na iibigay monthly habang nasa Pilipinas ako kasi nagpapalaki pa lang. Dumating po yung time na wala akong pera. Dumating yung time, buti na lang kami ni Mentor John. Alam niyo yung pansit canton? Yan, pag naalala namin yung pansit canton, dinaanan po namin yan. Wala kaming cheque, wala kaming pera, nagjijip po kami. Grabe mga means. Oh, naiyak ako. Nagka-flashback. Kasi alam niyo yon, binigay mo naman. Naks. Hugot. Ayan. Yan po. So, yan po yung reason kung ba't ako umuwi at kung bakit po ako bumalik ng Italy. Kailangan ko pong bumalik sa Italy. Kasi ayoko pong tuluyan, maubos. Alam niyo po, parang sabi ko, hindi kaya pa to. Babalik na ako. From March to December, balik na ako. Ayoko pa pong bumalik. Gusto ko pang magstay kasi parang ang dami ko pang kailangan aralin, ang dami ko pang kailangan matutunan, ang dami ko pang gustong magawa. Pero wala na po akong pera.
kung hindi, naubos po yung savings ko. Nag-condo pa po ako, ang mahal ng renta ko ng condo. Diba? Naka-condo ka, pero papauwi ka ng bahay, naka-jeep ka. So, pag-uwi mo sa bahay, may sardinas, pansit canton, magluluto si Jan. Kasi wala kaming pera. Alam niyo po yun. Pero naka-condo kami. Hindi lang halata that time. Grabe po mga mates. Kinailangan ko pong bumalik sa Italy. Said na po ako. Hindi ko na po alam. Hindi po ako makahingi sa pamilya ko ng pera dahil sila nga po yung ayaw nilang gawin ko. Ayaw nilang umuwi ako eh. Ano ba naman yan? Okay na yung buhay mo, okay na yung trabaho mo, tapos uuwi ka. Anong gagawin mo sa Pilipinas para sa, ano yan? Ang dami ko pong ganun eh. So, pero sabi ko, sabi ng mentor ko, Claire, balik ka na. Buhayin mo sila. Yung lahat ng natutunan mo dito, ipasa mo sa kanila. So, bumalik po tayo, no? Ayan. Akala ko nung bumalik ako, ang saya na. Ayan. Dami na pong question sa utak ko. Bumalik na po ako. Pagbalik ko po, anong nangyari? Hi guys! Amazing morning! Andito na ako. Kita-kita tayo. Alam niyo po sa group chat, since soon, left the group. Ang sakit po. Ang sakit. Napakasakit. Bumalik ka na para buhayin ang mga namatay. Namatay? Para buhayin po, di ba? Para bigyan ulit sila ng lakas na dito na ako. Game tayo ulit. Start tayo ulit. Sa group chat, guys, kita-kita tayo. May mga dala akong products. Start tayo, ganyan-ganyan. Sin-zoned ka lang. Pag hindi ka po yung sin-zoned, left the group. Alam niyo po yung 20 to 30 katao na nakita niyo kanina, wala pong natira. left the group, left, sin-zoned. Ganun po yung nangyari, mentors. Ano pa po yung experience ko? Nakakapagod, mentors. Nakakapagod emotionally, physically, financially, spiritually. Hindi na nga po yung faith ko kay Lord, aaminin ko po, nabawasan po talaga. Kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Pagod na pagod po ako eh. Ang dami ko pong binigay. 'Di ba? Parang ang dami ko pong ginawa. Tapos yun lang yung kapalit, isi-sin-sound mo lang ako. Magle-left the group ka lang. 'Di ba? Sobrang nakakapagod po talaga. Ano pa po? Yan yung mga question ko, magsisimula ka ulit sa zero. Kasi nawala eh, nalagas po eh. So magkailangan ko magsimula ulit sa zero, sa umpisa. Dumating na po yung point na ayaw ko na, drain na po ako. Wala na akong lakas, parang nawalan po ako ng confident sa sarili ko. Pati po yung natanggal sa sarili ko, nawala po siya. And ano pa po, para sa akin pa ba to? Yan po yung mga question ko, para sa akin pa ba talaga to? Dumating din po yung point na sobrang dudang-duda na ako sa I am, duda na ako sa sarili ko. Dumating po yung takot ko, paano kung hindi ko ulit magawa? Paano kung ibibigay ko ulit tapos mawawala ulit? Alam niyo po yun, yung paano kung mag-sacrifice na naman ako tapos mawala na naman? Andun yung takot ko na ibig itodo ulit. Kasi tinodo ko naman po eh. Parang ginawa ko talaga yung part ko bilang upline eh. Tapos yung rejection po, hindi lang po rejection ng ibang tao, rejection ng pamilya ko. Rejection ng pamilya ko, ng nanay ko, ng kapatid ko, na talagang dinawad ka talaga. Alam mo yung lugmo ka na, bagsak na bagsak ka. Lalo ka pang binagsak, inapakan ka talaga eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka marunong makinig. Diba sinabihan kita? Sinabi ko sa'yo, mag-isip ka ng 10 times, pero ang tigas ng ulo mo. Ano sinabi ko? Diba, tama ako? O, sabi nung nanay ko, sa ulo ko pa hanggang ngayon. Ay, ang sakit. Parang wala akong kakampi sa mundo. Parang nag-iisa na naman ako. Nag-start na nga ako mag-isa, mag-isa na naman po ako. Lumalaban. Para saan? Sa pangarap. Tama po? Pero sabi ng mentor ko, sabi ni mentor John, kaya mo yan. Tayo, laban. Nandito lang kami, naniniwala kami sa'yo. Kaya tumayo ako, lumaban po ako ulit. Sabi ko, wala na akong babalikan. Hindi pwede. Yung pamilya ko po yung iniisip ko that time kasi ayokong patunayan na tama yung sinasabi nila at mali ako.
kailangan tama ako, mali sila. Yun yung nasa utak ko. Sabi nung upline ko, ikaw si Claire, honey, kaya mo yan. Nagawa mo ulit, magagawa mo ngayon. Once a builder, always a builder. Tumatak talaga po yun. Tatak na tatak. So ano pong ginawa ko? Hindi po nadaan sa group chat. Kasi nga mga sin zones, ang ginawa ko, eto na. Ayan. I-meet up natin ng personal kasi ayaw madaan sa group chat eh. Nag-start po ako ulit sa isa. Sabi ko, bro, kita tayo. Dala ko yung products mo. May mga pasalubong ako. May mga libro-libro akong pasalubong. Wala ka naman pera. Nang pasalubong ka pa. So sabi ko, nung nakita kami, hindi po siya makatingin sa akin. Nakatungo. Nahihiya siya. Kasi sabi ko, kayo yung bahala. Ingatan nyo yung mga naiwan ko dito. Basta ako lahat sa Pilipinas. Wala kayong ako. Lahat ang gagawa kayo dito. So, yun. Sabi ko, andito na ako. Bumalik na ako. Start tayo ulit. Sabi niya, sis, kaya pa ba? Oo. Basta may isang tao maniwala ulit sa akin. Kahit dalawa lang kayo ulit, okay lang. Kasi nag-start naman tayo, dalawa, tatlo lang ulit eh. Kaya natin yan. Sabi ko, kaya natin yan. So, nag-start dito, sabi niya, sige, pero hindi magiging madali kasi burnout na burnout talaga kami. As in, parang ayaw na talaga. Sabi ko, hindi, sige, andito ako. Support ko lang. Mag-a-adjust ako. Hindi ako magtatrabaho. Sige, todo natin. Hindi po ako nag-work niyan. 1 year. 2018. Alam, wala ka talagang pera, literal. Yung pinangkain ko dyan, nilibre pa niya. Kasi wala talaga ako may labas. Hiyang-hiya po ako yung pride ko. Pride ng pagiging upline. Wala na yun. Hindi ko nainisip na upline ako. Inisip ko na lang po. Kaibigan niya ako. Kasi wala talaga ako ilalabas. Naubo sa Pilipinas. The same time, bumalik ako. Hindi pa ako mag-work. Kasi bakit? Kailangan buhayin yung mga nawala. So, ang ginawa ko po, nag-isa-isa ako. Inisa-isa ko na yung mga sino ba dito yung pwede ko pang makita. Sino makasama. Ayan. Nag-start na po kami magkita-kita ulit. Hanggang sa ano po, naulit. Diyan kami nag-start ulit na sabi ko, mga kapatid, hindi na ako aalis. Okay? Hindi ako aalis hanggat hindi kayo okay. Hindi tayo stable. Kasi, sorry. Yan, nag-sorry ako. Sorry ha, iniwan ko kayo ng ganun kaaga. Kala ko, that time, okay na tayo. Malalim na yung pundasyon natin. Hindi pa pala. Sabi ko, kailangan kong umalis. Kasi nga, anong ituturo ko sa inyo? Pare-parehas tayong walang alam sa negosyo. Wala po akong, hindi ko kayo kayang tulungan kung ako mismo wala akong kayang ibigay sa inyo. So, nag-start po tayo, no? And nagsimula sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Ito na po. Umarangkada na naman ang team words. Ito na po. Yan. Kung napapansin nyo dito mga mentors, no, hindi ako nag-work ng 2018. Bakit? Kailangan po namin lumaki ulit. Kasi ang taas na expectations ng pamilya ko. Hindi ako nakikinig dun sa ibang tao. Yung pamilya ko po yung kailangan kong, alam mo yung maging proud sila sa akin. Kasi talagang, yung pag talagang down ako eh. Wala, sabi ko hindi, small lang tayo, maliit lang tayo, small but terrible. Pansin niyo dyan mga mens, walang kahit ano, walang masyadong order, no? Walang mga kape, tubig-tubig lang yan. Kasi wala akong pera. Sila yung nalilibre po sa akin, wala talaga. Talagang yung nilunok ko po lahat ng pride ko. Kasi kung pride ko pa iraling ko, hindi ganito eh, hindi lalaki ng ganyan. Sabi ko, bubulong pa ako. Guys, libre nyo muna ako ha. Huwag nyo ispagsigawan na nilibre nyo ako. Nakakahiya kasi eh. Pakainin nyo muna ako ha. Yung may mga talk ka po. Guys, pakapihin nyo ako. Kasi yung pera ko pang bili ng ticket. Hindi ako makakauwi ng bahay pag wala akong pag binili ko to. So, ang maganda kasi may mga work sila. So, sila yung nagaan sa akin. Talagang tubig, kape, lunch. Sagot talaga po nila kasi wala, kaya kong ibigay yung oras ko, yung servisyo ko eh. Punta ka dito, mens. Okay, punta ako. Biyahe ka ng dalawang oras, tatlong oras. Sige. Mens, may work ako, paki-deliver nga to. Sige, puntahan mo lahat yan. Mens, may mentoring. Sige lang. Kasi nga, dilaan ko yung buhay ko eh. Binigay ko yung buhay ko eh. Hindi ako magtatrabaho kahit pagdating ko sa loob ng bahay. Alam niyo yan.
Oh, ganon. Kasi wala kang mai. Alam niyo na. Kung may bigay. Nilunok ko po. Sobra. Sobra po yung pinagdaanan ko dito. Hindi po siya biro. Okay po. Ayan. And then, ano po? Siyempre, lumalaki yung team natin. Hindi naman po pwedeng walang mangyayari. Kailangan po may mangyayari. And then, ayan, momentum po talaga kami ng 2018 kasi biglang sunod-sunod po talaga yung mga nag-rank up din, no? And dito po, akala ko okay na. Sige, akala ko okay na. Kumikikita na tayo kahit papano. Pero yun nga po, no? Yung challenge, yung challenge po talaga, yung ma-maximize mo eh. Hindi lang po basta sinabi, yung ma-maximize mo talaga. Pero sobrang ano po ito, talaga sabi ko, grabe. From 2017, ito, tapos biglang ganito. Sobrang momentum. Minsan, kala mo okay na, no? And, ayan. Lumalakin, hindi lang po tayo yung nakakahit ng mga travel incentive, no? Hindi lang po tayo yung mga nakakahit ng incentive. Siyempre, pag lumalaki ka, yung mga taong kasama mo nung nag-start, ayan na, may mga poster na din. Talaga po naglululundag ako. Kasi sila yung kasama ko nung mahirap na sitwasyon eh. Yung walang-wala talaga po ako. Literal na zero eh. And eto po no, syempre hindi naman po kami titigil lang Italy lang. Nagpunta po kami sa Germany. 12, dalawang beses po kami nagpunta ng Germany. 12 hours po yung biyahe namin. Wala na po kasi kaming pera pang airplane. Mahal pag airplane. Eh pag nag-bus, mas mura. So nag-bus po kami. From Italy to Germany po. And then ayan po no, nakita nyo, lumalaki din po yung team Germany, no? Lumalaki po, may ang daming IBP, dami namin dalang products. Kala mo okay na naman, no? Nangyari, wala na naman. Lagas na naman. Sabi ko, Lord, iba ka talaga, Lord. Yung binigyan, ang dami mong puyat. Nakita nyo po dito, wala na kaming mata, kapuyat, kapagod, pera, pawis, dugo, lahat na po. Yung ibibili mo ng pang-grocery, papamasahe mo para lang makapunta ka dyan. Tapos lagas na naman. Wala ka na namang grupo. Sihin mo yung sarili mo, kasalanan ko ba? May mga ganun ka na namang eksena, di ba? Pero God is good. Ang dami niyang tinatanggal sa atin, daming nawawala, people come and go. Dito ko napatunayan sa journey ko na people come and go, kailangan ko maging matibay. Kailangan nga, immune ka na, Claire. Ilang beses ka bang nasaktan? Ilang beses ka bang nawalan? Ilang beses ka bang babagsak? At ilang beses ka bang babangon? Pero grabe si Lord magbigay ng test. Binigay niya yung ganitong klase ng test para saan? Para ready po ako dito. Ito yung kapalit. Grabe. Hindi lang basta Italy po. Dominate ang Madrid, ang Barcelona, Gran Canaria, Dubai. 'Di ba? Pinuntahan namin lahat 'yan. Alam niyo 'yung pag-invest mo ng pera. Hindi naman po sagot ng leaders namin 'yan, sagot kanya-kanyang bulsa po namin talaga 'yan. Para lang ano, makapag-IBP, makapag-mentoring, ma-meet ka ng personal. Nabuhay ako, dito ako. Susuport ako sa inyo. Willing akong, yung income ko, sige, willing akong ipambayad ng hotel, ipambayad ng plane ticket. Di ba? Para lang ano, para magpalaki tayo ng magpalaki. So kung ito naman po yung kapalit ng every time ng panlalagas ng team or ng taong nawawala, okay lang po. Ano po yung point? Tuloy-tuloy lang talaga, no po? Ang dami ko pong beses na wala ng tao. Ang dami pong beses na wala ng grupo. Hindi ko pa lang po isinama dito lahat, pero ang dami. Hindi na po mabilang kasi baka po umabot tayo ng 3 hours kapag po nilagay ko talaga lahat. Pero yun po, kung saan talaga ako nag-effort ng todo, yun yung gusto kong ipakita sa inyo kasi hindi po biro lahat yun. I'm sure alam nyo kung naranasan nyo yung provincial, narasan nyo yung pumunta ng ibang lugar, talagang ginugulan nyo ng oras, pera, pagod, puyat, lahat. Diba? Tapos mawawala lang. Yun po yung masakit. Pero yun nga po eh, ito naman po yung kapalit. And 2018, 2019, ayan, since lumalaki po eh,
Ito na po yung aming 2018 and 2019 result. Kaya po ako nag-Emerald. Dahil po din sa mga tao na kasama ko dito. And ayan, September 2018 po, na-hit natin yung first million natin. August 2019, second million. June 2020, third million. And November 2020 ay 4M. January ko po na-hit yung 5M. And claiming po ako na hindi matatapos yung March. 6M na po tayo, no? Lord, thank you. So thank you na po agad, Lord. Ayan. And ito po yung pinakang priceless na pakiramdam ko. Bukod po sa akin, may mga nag-millionaire na din po under ko. Piso na lang po, mga siguro magkakasabay kami ulit na magmi-million kasi si Mentor Kat, siya po yung Emerald natin. I think piso na lang 2M na din siya. And grabe. May bagong millionaire circle po. May bago ulit. And ito po, no? Ito po yung kumikita under po ng team namin. Actually, November 2020 po ito, no? Nagpa-event po ako sa Team Wolves. So, may looking forward ako sa mga leaders, sa mga mentors na sila yung mga next na magmi-millionaire circle. Kasi yan yung ano eh. Yan po yung susunod talaga sa amin. Di ba po? So, nakakatuwa kasi every time bumabagsak ka, bibigyan ka ni Lord ng sobrang dami ng blessing. Tapos hindi lang ikaw yung nabibless. Even under ng organization mo, sobra pong nabibless. And akala ko okay na, no, mentors? Sabi ko, guys, hit na natin Diamond. Kailangan sabayan natin si Mentor Aryan ng June. Akala ko kaya namin magsabay ni Mentor Aryan ng June na mag-Diamond. Pero dumating si COVID. Nag-top 1 tayo sa COVID po sa Italy. Isa po ako sa nawalan ng trabaho, sales lady. Ang daming nawalan ng trabaho, nakulong sa bahay, wala kaming pwedeng magawa. Lahat naman po tayo, hindi po tayo prepared sa gantong pangyayari. Di ba? Wala naman pong prepared sa atin na magkakaroon ng COVID until up to now. Grabe, mentors, kung ano pong, hindi ko alam kung ma-imagine nyo yung gusto kong sabihin na ang dami pong nagsaradong negosyo, restaurant, lahat, ang daming nawalan ng trabaho. Ganun katindi ang nangyari sa Italy, nag-top 1. And alam nyo po, isa pa namin biggest struggle, itong pinakang masakit. June 9, 2020, mentors, habang si Press AM ay nag-discuss ng Apple incentive, may parating kaming tao dahil ang tagal po na wala kaming products, no? May taong bumalik. Mentors, worth 1.5 million, sinunog lang naman sa airport. Hindi nyo alam kung paano yung hitsura ko that time. As in, nawalan kami ng trabaho, walang pera, walang sweldo. Ito lang yung pwedeng makatulong sa amin kasi through selling, pwede kaming magbenta, pwede kaming makabawi. 80 kilos worth 1.5 million. More on pay-ins. Even mga awards namin, awards ng leaders ko, nung nag-event, sinunog lahat po yan. Sobrang saklap nung nangyari sa amin. Kung may pay-in ka na gold, worth 44,800. At sinabi niya sa'yo, balik mo sa akin yan, 44,800. Wala kang kayang ibalik. Anong gagawin mo? Hindi po biro yan, hindi po 100,000 yan. Kasi kung 100,000 yan, kaya ko pong solusyonan. Kaya lang 1.5. Nag-iiyakan yung leaders mo. Kaliwat kanan yung tawag sa akin, Mains, anong gagawin, Mains? Galit na yung pay-in, Mains, anong gagawin? Grabe mga Mains. Grabe po ito. Sobra. Ito yung, grabe talaga, yung nangyari sa amin ng June 9. Lutang na lutang po talaga ako. Sabi ko, Lord, grabe ka, Lord. Give me strength, Lord. Bigyan mo ako ng wisdom para masolusyonan to.
syempre, lapit po ako sa mga appliances, ganito yung umiiyak talaga po ako. Bihira po akong umiyak. Sobrang bihira. Hindi ako nakikitang umiiyak. Bihira, pero mens, tulungan mo kami, tulungan niyo kami, mens. Hindi namin po kaya ng mag-isa to. Hindi po namin kaya ng kami lang to. So, ang maganda po, no, may mga appliances ka talaga na grabe yung all out yung support. Nagbigay sila ng help para makatulong kahit paano maibigay dun sa mga pay-ins. Kasi wag na yung maintenance eh. Hindi na yun eh. Yung mga pay-ins na lang, may mga platinum po dyan. May direct po ako dyan na nag-pay-in ng gold. May isa pa akong direct dyan na may pay-in din ng platinum. Grabe talaga yun. Grabe po talaga yun. Diba? Pero blessing in this guys po ito, mentors. God is so good. Sobrang grabe talaga si Lord magbigay ng struggle, no? Kasi bibigay niya dun sa mga hindi mo ina-expect, hindi mo inaasahang oras, panahon. Kasi kaya pala nangyari ito, mga mates. Blessing nga po ito, blessing in disguise. Alam niyo kung bakit? Ang dami na mabibless. Sobra. Kami lang yung naapektuhan, pero buong I Am Worldwide ang magbe-benefits nito. Dahil dito, dahil sa pangyayaring yun, mag-o-open ang IBC Italy. Nag-set kami ng meeting with Press AM, GM Joanna, and sa mga mentors ko with my core wolves and the owner of our IBC mentor, Jasmine Cassini. Siya po yung may-ari ng IBC Italy. Malapit na ito, mga mates. Malapit na. At alam niyo yung good news? Pakitype nga po, good news. Ang good news, mentors, tatlong bansa yung cater natin. Na-aprobahan kami ng tatlong bansa sa Europe. Alam niyo kung ano? Italy, Spain, and France. Dahil andun kami nagpapalaki ng grupo ngayon. Alam niyo yung maraming bagong tao na makakita ng I Am sa Europe na hindi na nila pagdadaanan lahat ng dinaanan ko, dinaanan ng leaders ko. Na walang products nang nag-pay-in. Dahil po sa nangyari sa amin na yun. Kaya God is so good. Oh, grabe, God is so good. Napakabuti ng Panginoon talaga. Tama po yung sinasabi, to God be the glory talaga. Malalaman mo lang na nangyari lahat yun dahil saan? Dahil dito. Magpapasalamat ka pa. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Bakit lahat nangyari yun? Kasi kung hindi nangyari yun, wala po tayong ganito. Baka po may prospect kayo sa Spain. Baka po may leaders kayo sa Paris. Baka po may grabe mentors. Buong I Am. And hindi po basta biro ito. Legal po ito. Legal. Legal na legal. Legal. Ulit-ulit. Hindi po illegal. Iba po ang Europe magpaligal. Tao nga po, ang hirap makapunta dito eh. Mapaligal mo pa kaya yung products? Grabe. Grabe talaga yun. Naghihintay na lang po tayo ng memo ng I Am Worldwide, no? May office na. May kuryente na yung office. Ay! Konting kembot na lang, mga mates. Grabe po. As in. Grabe lang yung pwede kong masabi, mentors. Ayan. Siyempre, nag-hit po tayo ng diamond. Wala pa rin products. November po, no? Okay. Yung first week ko po, yung left side ko, which is my strong side, and yung right side ko po, which is my strongest side. Kapalit, no, mentors? Nakita nyo? Sa first week pa lang, 52,100 RQB yung sa strong ko. Okay? Para po sa hindi nakakaalam, no? Yung strong po, ibig sabihin po, yun yung weak. Okay? Pero sa atin, wala pong weak. Strong and strongest lang po, no? And then, ayan, second week po, almost hit na natin. And, yan, November 19 po natin na hit yung diamond. Grabe, God is so good. Sobrang lupit ni Lord. Sobra-sobra pa yung binigay niya. At hindi lang po yan. Hindi lang po yan ang binigay ni Lord. Hindi lang po yun ang binigay ni Lord. Binigyan niya din po tayo ng napaka-bagong rank up lahat.
Kaya po yung diamond po natin, matatawag ko pong God's will. Gusto ni Lord mangyari yon. Will ni Lord na mangyari yon. Bakit po niya will? Kasi sabi niya, magiging instrument si Claire. Marami siyang ma-inspired na OFW. Na kaya pala ng OFW makipagsabayan sa mga taga-Pilipinas. Tama po? Kaya pala. Walang imposible sa OFW kasi nag-set tayo ng gantong klase ng standard. At the same time, ang daming umaangat under mo na kasama mo pataas. Mga mates, pag mahal ka ng grupo mo, ilalaban ka. Ito po yung sobrang maiiyak ka na magtatawag yung leaders mo, tatawag yung core mo, mates Claire, sis, ilan pa yung kulang mo? Alam mo yung nakakaiyak, ha? Tinatanong niya ilan yung kulang ko. Kasi gagawa pa kami ng paraan, ilan pa kulang mo? Alam mo yung hindi, wag na, sobra-sobra na. Yung pinaglaban-labanan ka, hindi po kasi ako to. Yung diamond po, pangalan ko lang yan, pero hindi po ako yan. Buong Team Wolves po yan. Si Lord po talaga yan, para marami po kaming ma-inspired. And ano pong next goal? Siyempre, magda-diamond din po isa-isa sa under po natin. Ano? Ayan. And ito po yung income natin. Nung nag-diamond po tayo, ng month of November, ito po yung naging income natin. Ito po yung December. Ito po yung January. And ito po yung ating 2020 Elite Executive Night. And ito po yung naging event po natin. No, after po yan nangyari, syempre, kailangan magpa-Thanksgiving ka naman. Mamigay ka. Tama po. Mag-paraffle ka. Mag-invest talaga sa team. Kasi sila talaga yung nagkatulong mo. Makuha lahat ng kung ano man yung meron ka. And the same time, no, ito po, no, as of now, ito na po yung aming total elite executive under po ng Team Wolves. Sabi ko nga po, no, pangalan ko lang po yan. Pero sila po talaga, credits to all the leaders po ng Team Wolves. Hindi ko po kaya mag-isa yan. Wala pong makakagawa ng mag-isa yan. Parang na, sobrang nakaka-amaze na talaga kung kaya mong gawin mag-isa. Teamwork po talaga. Sobrang, alam mo yung pag nag-goal talaga, alam niyo yung paglaban ng isa, laban ng lahat. Kung ano yung goal ng mentor mo, dapat naka-align ka sa goal ng mentor mo para ano, matic, automatic po na makukuha mo talaga yung gusto mo dito. And syempre, hindi naman po porkit nag-diamond na tayo, stop na tayo. Non-stop building pa din po kung ano po yung ginagawa ko sa pagbibuild until up to now. Hanggang ngayon po, ganon pa din. Mas na doble lang, mas na triple lang. Bakit? Ang daming bago na kailangan mo pong tulungan. Diba? So wala, hindi po tayo pwede mag-stop pa kasi may crown alpha diamond pa po eh. Marami-rami pa tayong kakaining bigas. Kaya wala, hindi po talaga pwedeng mag-stop pa. And syempre, no, proud na proud po ako ipakilala sa inyo ang aking core. Kanina nakita nyo sila mga totoy. Kanina nakita nyo kami mga totoy, nene pa. 3 to 4 years ko na po silang kasama na ginagawa yung negosyo. Yung dati po na sila yung nanglilibre sa akin, nagpapakapi sa akin, nagpapakain sa akin. Grabe, na-treat ko po sila sa isang mahal na restaurant. Ayan. Yung iba po, first time nila dyan, no? Sobrang saya ng puso ko na i-share sa kanila kung ano yung meron ako. Yung dati, libro-libro lang, nakapagpa-LB na tayo. Grabe, no, mga mates? Tapos yung dati, cellphone-cellphone lang, kahit paano po, no, nakapagbigay tayo. Hindi naman po sa lahat, ha? Nakapagbigay tayo ng MacBook. Kasi sila yung kasama ko nung walang-wala ako, eh. Sila yung kasama ko, eh. So, sila din po yung magiging magbe-benefits ng kung ano po yung meron ako. And ito po, no, meet the Solid Core Wolves po. May kanya-kanya rin po silang mga grupo and sobrang proud po ako na syempre this year hindi pwedeng hindi pa din yung mga blue dyan, hindi mag-red. At yung puti, hindi mag-blue. So, yung mga next goal po namin, ano, sila po yung mga mens, hindi ako mayaman. Pero yung mayaman ako dahil nagkaroon ako ng pamilya, hindi lang basta core, hindi lang basta team, hindi lang basta downlines, hindi lang basta leaders. Mga kapatid ko po, sa hirap at sa sarap, through ups and down, nakita po nila paano ako bumagsak at nakita din po nila paano ako bumangon at ilaban yung pangarap ng team po namin.
Kaya sobrang proud po ako dahil kasama, sama-sama kami sa pag-angat, 'di ba? And ayan po no. Ang dami kong reason para mag-quit. Tama po ba? So ito yung old system po natin ano, since pioneering stage po tayo, 001 in Italy, nag-start din po ako ng zero. Nag-start po ako ng mag-isa, mentors. Hindi po ako nag-start ng madami. Katulad po ng sinabi ko, no, working po ako ng 10 hours habang ginagawa ko po yung I am. New blood po ako. Wala po akong idea sa gantong klase ng industriya. Hindi po ako magaling. Hindi po ako magaling. Kaya lang sobrang empty cup talaga po ako. Alam niyo yung madali po, coachable akong tao. Kung sobra, pag tinuruan mo ako, pag may sinabi ka sa akin, at alam ko na makakabuti sa akin yan, talagang kukunin ko po. I-a-apply ko talaga. And ano po, wala po kaming opisina until up to now, wala pa naman po. Diba? Kasi magbubukas pa lang tayo, hindi pa po open. Nag-start po walang opisina, napaka-blessed po ninyo, may opisina kayo. Gusto nyo ng products, punta lang kayo sa office, meron agad. Sa amin, hindi ko na nga po matandaan kung anong lasa ng barley. Dahil ang tagal na pong walang product. Siyempre kung may product naman ako, ibigay ko sa leaders ko. Sa bagong member na nagkaka-join pa lang. Kakasabi ko lang po, no products until up to now. Yung mga leaders ko po na immune na. Mens walang products, okay lang yan. Ano sa na-immune na? Na-immune na sila na walang products. Pare-pare sila yung walang products. Tama po. Ano pa po? No mentor. Nag-start po ako, wala po akong mentor na kasama. Until up to now, wala po akong mentor na kasama. Kasi nasa Italy po ako, nasa Pilipinas yung apply ko. No results. Nakita niyo naman po, zero. Zero. Nag-start po ako, wala din po akong resulta. Tama po ba? Ano pa po? No sports car. Until up to now, mentors, wala akong sports car. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, sabi nung upline ko, Claire, hindi pwede. So, okay po, mens. Wala po akong sports car na pinapakita. But I never quit. Pero hindi po ako nag-quit. Naging consistent lang po ako dahil sobrang taas ng pangarap ko. Yun lang po yung meron ako. Pagod na pagod po ako maging OFW. Kaya po ano yung meron tayo? Nakuha po natin ang ano? Diamond. From zero yan, mentors. Hindi po. Alam niyo yun? Pinakita ko yung old account ko until sa bago kong account po ngayon. So, the power of yes upline. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo mga mens, no? Especially po sa mga bago. Mga mens, kanina pa akong apply ng upline, yes upline, di ba? Kasi ito yung gusto ko. Ito po yung umuwi ako ng Pilipinas. Mga bagets-bagets pa po kami ng mga upline ko dyan. Bata-bata pa po kami. Sila po yung mga taong nag-guide sa akin. Hindi po kasi ako naniniwala sa ano. Ang dami po kasi na yes upline through words. Pero hindi po nakikita sa action. Napaka-basic po nito. Ano ba yung sikreto ng isang Claire Honey? Bakit ba siya nag-diamond? Ito po. Yes upline with action. Ang sabi nga po dito, oh, bakit ba importante mag-yes upline? Siyempre number one, yes. Makinig sa mentor mo. Sign ito na kung bago or luma ka sa I am, ay may commitment ka sa mentor mo. Iba po yung commitment level. Kahit nasa abroad po ako, pero pag nagpatawag yung upline ko, Claire, gising ka ng 7:30. May training si Sir Jun. Kailangan nandun ka. Yes, means. At puyat na puyat ka. Yes, means. Commitment ako eh. May responsibility ako sa upline ko. May commitment po ako sa upline ko. Okay, yes. Aligned ka sa mga plano ng mentor mo sa'yo. Okay? Nagiging shortcut na lang po pag may taong nag-guide sa atin. Kaya nga po, bakit ba? Parang kung tutusin, ang bilis nung nawala ng grupo, biglang may grupo. Parang, kasi nga po, wala pong sinabi na hindi ko ginawa. Sobrang naka-aligned lang ako sa gusto niyang mangyari. Kahit na minsan, hello, bakit ko kailangan gawin? May mga ganun din ako, pero hindi eh. Sabi ko, sige, iba po ang taong may nag-guide. Nagiging shortcut ang lahat. Yung mga bagay na hindi nila ginawa,
yung mga bagay na pagkakamali nila pag sinabi sa'yo, huwag mo nang gawin para hindi ka magtagal. Ano pa po? Yes, para sa lahat din ng leaders mo ay parehas mo din para iisa ang galaw ng grupo mo. Kung nakikita ng leaders mo na yes upline ka, automatic domino effect yung leaders mo, yes upline din sa iyo. Tama po ba? Minsan akala natin sobrang basic nito, gasgas na gasgas, pero lahat ng basic minsan, lahat ng simple hindi natin nagagawa. Tama po, kasi kung nagagawa natin yung level ng understanding natin sa mga nangyayari, dapat po yung level ng understanding natin, yung pagkakaintindi natin, parehas sa action natin. So ibig sabihin, kung hindi tayo parehas ng action, magkaiba yung level ng understanding natin. Okay po? Then sign ito ng respeto. Pagmamahal sa taong nagbigay ng direction sa buhay mo. Yes, sa taong bumuhay sa mga pangarap mo, kasi sinabi ko po kanina, wala pong direction yung buhay ko bago ako nag-I am. La kuwatsera, puro inom, bisyo. Wala pong direction talaga. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung mentors ko. Bakit sila po yung nagbigay? Sila po yung bumuhay ng mga pangarap ko. Sino bang mag-i-expect na yung taong la kuwatsera, gimikera, sakit sa ulo ng pamilya, ito na nagsasalita ngayon sa inyo. Maraming na-inspired na mga tao. Tama po ba? Then ano, yes, sa taong willing umintindi, magpasensya at ipush. Ipush ka, ilabas ang potential mo na akala mo wala. Yes, sa taong nandyan para sumuporta at naniniwala sa'yo. Mentors, ang hirap po umintindi, magpasensya, ipush. Ipush ka ng ipush. Pero yung upline mo, nandyan lang para umintindi, maniwala, sumuporta. Yung unang taong naniwala na kaya ko ay ang mentor ko. Hindi pa nga po ang nanay ko eh. Yung mentor ko. Tama po, kasi sino bang unang nag-negative sa akin? Pamilya ko eh. Mas yung mentor ko yung naniwala na kaya ko, na may potential pala ako, na hindi pala ako ordinaryong tao. Extraordinary pala ako. Pinaramdam niya na grabe, kaya mo yan, Claire. Di ba po, iba yung may taong naniniwala at sumusuporta sa'yo. Nagiging madali ang lahat. Ano nga pong sabi? Yes. Yes means your entrance to success. Mag-yes ka lang po. When it comes to business, yes lang ng yes. Kahit hindi mo maintindihan bakit pinagagawa sa'yo, gawin mo lang. Pagdating sa negosyo, yes lang ng yes. Again, walang personalan. Negosyo lang po. Okay po? Para po hindi natin, alam nyo yun, para iwasan natin yung mga over-familiarity, no, sa mga mentors natin. Walang personalan. I am worldwide business lang po. Okay? Ito pa po. Would you follow your upline or not? Dapat ba talagang sundin si upline? Yes, syempre. Tuturuan at tutulungan kanya maging successful at kumita ng malaki. Sino po ba ang magtuturo at tutulong sa iyo na kumita ka maging na kumita ka ng malaki at maging successful ka dito? Yung boss mo. Hindi nga po ako naturuan noon. Tinuruan niya ako magbenta ng damit para kumita siya ng malaki. Dito, tuturuan at tutulungan ka ng upline mo para maging successful ka at ikaw yung kumita ng malaki. Kailangan nating maintindihan to, mentors. Simple, pero totoo. Yung mga concerns and challenge mo sa business, pero kasama mo, katulong mo mag-solve, hindi ka nag-iisa gawin ang business. Di ba? Sino kasama mo? Sa mga concerns and challenge mo, di ba kasama mo si upline? I-solve yung mga dapat i-solve, yung mga challenge mo. Kasi nung nawalan po kami ng products, ang una kong nilapitan yung mga uplines ko eh. So hindi po ako nag-iisa gawin yung negosyo. Kasama ko po sila sa concerns and challenge po. Kaya bakit hindi po ako susunod sa kanila? Tama po ba? Tripo, yung mga hinanaing at reklamo mo,
dahil nahihirapan ka na sa business, pero si upline, minomotivate ka pa din. Diba? Tama po. Ang dami po nating, minsan dami po nating hinanaing, minsan lagi po tayong nadadown pag nahihirapan po tayo sa negosyo. Pero diba, anong lagi sinasabi ni upline? Kaya mo yan. Temporary lang yan. Ngayon lang naman yan. Diretso lang tayo. Matatapos din yan. Pray ka lagi kay Lord, ha? Lagi kanyang minomotivate. Lagi kanyang minomotivate. Tama po ba? Tapos hindi mo susundin? Grabe ka naman. Number four, yung oras ni upline para sa pamilya niya, binibigay pa niya sa'yo. Based po ito sa experience ko. Nasa YouTube channel ko din po ito. Nag-promote ng YouTube channel. Bakit po? Yung mentor ko po, dalawa yung anak. Nung binibuild po ako ng mentor ko, nung bago ako, nasa Pilipinas po siya, nasa Italy ako, gumigising po yung upline ko ng 3 a.m. para i-mentor po ako. Yung Sunday na family day, nagbi-video call pa siya sa akin ng 2 oras nung nagsisimula po ako. Yung pag may challenge ako, may hints, nadadown ako, tatawag siya kaagad. Tapos yung anak niya, pinapakain niya, sabihin niya, hindi niya na namalayan kung ano nangyari sa anak niya kasi sobrang busy na siya, kausap ako. Grabe yan, mentors. May mga pamilya po tayo lahat. Pero still, binibigay sa atin ng mga uplines natin yung oras na kaya mong bilhin ang lahat. Kaya mong bilhin ang lahat, pero yung oras, hindi mo kayang ibalik. Hindi mo na kayang ibalik yun. Tama po ba? Naku, appreciate natin yung mga mentors natin. Based sa experience ko po ito, mga mates. Ano pa po, number 5? Pagod, puyat, at gutom ang madalas na inaabot ni upline. Pero si upline, nagsiset pa rin ng standard para lang may sundan ka. Tama po ba? Sino po yung kumain na dito? O sino po yung gutom na? Diba? Pero andito po tayo, oh. Ito po yung madalas na experience po ng mga uplines, mentors. Magiging upline ka din po. Malalaman mo po na hindi po siya madali. Hindi po madali maging upline. Kaya po ngayon pa lang po, no, para sa lahat ng bago, yan, appreciate natin kasi super blessed tayo. Alam nyo ba, mentors? Sa under ko po, marami po dun iniwan ang upline nila. Kinuha ko lang yung inampun ko, yung tinutukan natin. Kasi lagi nilang sinasabi, ang hirap pala ng walang mentor, no? Ang hirap pala ng walang ang hirap pala ng walang nag-guide. Kaya napaka-blessed mo pag may nag-guide sa'yo. Super blessed. Last po, ang daming silent battle ni upline na hindi mo alam. Pero kakalimutan niya lahat yon para lang mabago ang buhay mo. Okay? Mahal ka ng upline mo, willing siyang mag-sacrifice para sa'yo. Minsan, tayo lagi, miss, down ako, miss, ganito, miss, ganyan. Pero hindi ba natin naiisip na may mga silent battle din ang mga uplines natin? Pero hindi mo malalaman. Kasi pag open ang camera, amazing morning! Okay lahat. Hindi niya paparamdam sa'yo. Bakit? Ayaw niyang maapektuhan ka. Ayaw niya ding madown ka. Kasi pag na-down ka, baka, hello, yung upline ko, ma-absorb mo. So, kailangan lagi power, yung alam mo yun, yung energy, yung aura. Pero maraming silent battle ang mga uplines natin, even downlines. Kaya nga, dun pumapasok yung give and take sa uplines and downlines. Tama po, mahal na mahal tayo ng mga uplines natin. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng mentor ko, maging successful ka lang dito, Claire. Sobrang saya ng puso ko dahil ikaw yung taong unang naniwala sa akin. Ganun na rin yung sinasabi ko sa mga leaders ko ngayon, maging successful ka lang dito. Kumita ka lang. Sobrang saya ng puso ko, priceless. Parang hindi kayang bilhin ng kahit na sino yung mararamdaman ko kasi wala talaga, iba yung may successor ko. Yung nabago yung buhay niya dahil sa iyo, naging instrument ka, grabe po yun.
Grabe po talaga yun. 360 degrees, alam niyo yun? Baguhan ng buhay talaga. Kaya napaka-blessed po natin. Napaka-blessed po natin. Ito, kaya ano po, no? Nakakatawa po makita yung mga uplines, mga downlines, sa sobrang, para talagang pamilya, ano po, yung pamilya, yung hindi iba. And, mga mates, okay lang ba? Okay lang ba? Pakitype naman po. Thank you is not enough, mentor. Pwede po bang pasalamatan natin yung mga mentors natin? Mentor Drex, Mentor Leovi. Diba? Thank you is not enough, mentor. Lagi kong sinasabi sa upline ko, mates. Kulang yung salitang thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kasi wala ako sa akin na tatayuan ko ngayon kung hindi mo ako ginaid, kung hindi mo ako chinaga, kung hindi ikaw yung naging instrument ni Lord. Paano kung sa iba ako napunta, ganito kaya ako? Kulang yung salitang thank you. Para maparamdam natin na mahal natin yung mga mentors na sobrang blessed and grateful tayo sa kanila na dinala ka nila dito. Kasi kung wala yung mga mentor mo, wala yung mga uplines mo, wala naman po tayo dito. Kaya nga, di ba, super blessed tayo sa I Am dahil sa buhay ni Press and ni BP. Kasi kung wala sila, wala rin po tayo dito. Grabe, mentors. Habang tumatagal, ito yung mga na-realize ko talaga. Wala pala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Kung hindi dahil dun sa mentor ko. Hindi ko pala na-experience yung kumita ng ganun. Ma-experience yung buhay na wala akong trabaho ngayon, pero grabe. Napa-resign mo yung nanay mo sa work. Na yung taong nag-negative sa'yo, siya yung unang-unang nagbe-benefits ng lahat ng meron ako. At ngayon nila masasabi na mali sila at tama ako. Kasi kung napa-resign ko yung nanay ko na nasa abroad ako, nasa Italy po ako, na ang buhay dito ay times 60. 1 pesos equivalent to 58.59. Ganun kataas yung value ng euro. Pero napaano? Napa-resign natin. More than 30 years nag-work yung mama ko. Dahil sa tulong ng ano? Sa tulong ng I Am. Si I Am, ginamit yung mentor ko instrument para mabago yung buhay ko. Hindi na po ako, ha? Hindi, wag niyo na akong tingnan. Pero yung mga tao sa paligid ko. Yung naparesign mo yung nanay mo, grabe yun. Wala po ako sa Pilipinas na para, ano, nasa Italy po eh. Tama po. And, ayan, dahil sa pagiging yes mentor po natin, ano, consistent top earner po tayo ng 2020. And aside po dyan, ito po yung pinakang happy. Sabi ko nga po, priceless. Kasi nakakasama ko na rin po yung mga leaders ko po, no? Sa top overall. Syempre, ito po yung hindi pa kami up. Alam niyo na, ang top earner naman po ay minsan nasa first line ka, minsan nasa second line, minsan third line. O yun po yung winowork out po natin, no? Kaya hindi pa po tayo pwedeng tumigil at mapagod ngayon. Kasi hindi ko pa po nakikita yung leaders ko na consistent na magta-top. Kaya yun po yung win-workout natin, no, mga mates. And, syempre po, dahil sa pagiging yes apply natin, mentors, ito po yung mga nakuha po natin sa I Am. Nahit natin yung kotse, and pag-uwi ng nanay ko, yan po yung naghihintay sa kanya. Pag-uwi ng nanay ko, yan yung naghihintay sa kanya kasi re-regalo ko po yan sa kanya. Para sa kanya yan. Para makonsensya siya, charot. Joke lang. Kasi ano po yun eh, naging biggest motivation talaga. Yung hindi mo kaya yan. Oh, yung mga ganun. Ako, gustong-gusto ko yan. Sige, sabihan mo ako na hindi ko kaya. Kasi nakaka-confuse, no? Parang, hala, talaga ba? Yung pagaling sa... Sabi ko nga po eh, ma-immune ka pag
pag nireject ka ng warm mo, pag nireject ka ng cold mo, wala na lang sa'yo. Bakit? Eh, warm nga. Nireject ka, pamilya mo pa. Eh, so kung nireject ka ng cold market, wala na lang sa'yo yun. Tapos yan, syempre sumusunod po ako, no? Naka-align po tayo sa gitong mangyari ng mga mentors. Sinabi po nila, Claire, hit mo to. Yes, means. Claire, sumabay ka. Yes, means. Okay po. And sabi nga po dito, every great achievers is inspired by a great mentor. Si Mentor May po, no, 24 million na. Mentor Aryan, kakalabas lang. And syempre po, yung ating Mother Blast, ang aking direct mentor. And ayan. Pag sinabi, nung nag-anon po yung mentor ko nung June, sabi po niya sa akin, nag-PM, Claire, kailangan ikaw yung sumunod. Sobrang nakaka-pressure kasi wala kami products. Nasunog. Gagawin. Pero grabe talaga si Lord. Sobrang galing po talaga ni Lord. Alam niya yung desire ng puso mo. Alam niya gano'n yung intention mo talaga na hindi naman lagi mo. Sobrang willing mong ibigay, sacrifice lahat ng meron ka. Tama po? Kaya ito, sobrang importante ng rank up mentor. Sobra po. Kung gusto po natin, hindi ang mindset po kasi para sa akin po kung hindi po kasi ang mindset magpaparami muna kami bago mag-rank up. Ang mindset ko po, kailangan kong mag-rank up para dumami kami. Yun po yung na mindset sa akin. Na hanggang ngayon yun po yung ina-apply ko. And ayan mentors, mainit-init pa. March 1 pa lang. Ito yung total income ng February natin, ano? So, nakakatuwa po kasi ang daming kumikita under po natin. So, hindi naman natin kikitain itong walang kumikita sa under po natin, no? And, ayan. So, yung November na pinakita ko sa inyo, November to February, total, nasa 1.5 po yan in 4 months. Hindi na po yan biro mentors. Again, uulitin ko po, no? No product? Walang opisina? Walang mga mentors na kasama, wala po support ko na pinapakita dito. Hindi po ako magaling. Okay, hindi po ako yung literal na magaling. Pero, ano po yung meron? Sobrang consistent lang po talaga. And sobrang ano po? Yes, apply. Ayun. And iwanan ko po kayo dito, no? Sa Mark 11 verse 24. You ask for prayer, believe that you have to mentor, naniniwala po ako na lahat po ng mga pinipray natin kay Lord, lahat po ng dasal natin, ibibigay din po niya sa tamang panahon. Huwag na huwag ka pong susuko. Okay? Tuloy-tuloy lang po. Importante yung goals. Importante, sobrang importante na clear sa'yo yung gusto mong mangyari dito. And darating po yung panahon. Papunta po tayo sa Crown Alpha Diamond. Papunta po tayo sa 12 million per month. Tama po ba? Isa ka po sa gagamitin ni Lord para mabago ang buhay ng ibang tao. So, yun lang po, no, mentors. Again po, my name is Claire Hani Villapa and I am worldwide. Thank you, mentors. Okay. Mentor Jex. Palakpakan naman natin. Baka pwede pakita natin na tayo'y pumapalakpak. Open tayo ng cam, guys. Open tayo ng cam. Sabi ko na nga ba, ganyan ka eh. Kausap kita kagabi, ganyan ka talaga eh. Ikaw talaga, oh. Ang ganda ng kwento mo. Galing. Alam mo ba, mentor Lyobi, kausap ko siya kagabi, pero ramdam ko na siya kagad. Kasi syempre, hindi naman siya magiging diamond. Pero ngayon ko lang narinig yung kwento niya. Very inspiring naman talaga, no? To tell you honestly, guys, tayo, lahat naman tayo, walang alam talaga eh, no? Pero ang gaganda ng mga sinabi, inspired na inspired ako, sobra, abang nag-ano ka, kulang na lang mag-emote din ako dito, nakakaiyak yung mga nangyari sa'yo. Pero grabe, no, inano ka ng tadhana. Ang mga nakapulutang ko talaga ng aral dito sa training na to, ha, pag-usapan lang natin to, ha, Mentor Yobi. Yung alam mo yun, yung naramdaman, eh, tama siya, eh, yung salitang, paano kaya kung wala kang upline?
Yung iba kasi may apply na, kala nila madali mag-0-1 eh, no? Yung parang attitude natin is mentalidad. Kaya nga ang I am worldwide may tinatawag na I am mentality. Yung 0-1 yung concept ng isip mo. So may nalalapitan ka, swerte mo, yes. Pero yun siya eh, no? Upline siya eh. Wala siyang office, no office. Tayo nga naman may office, no? Pero yung mga nasa ibang bansa pa naman, lumaban ka lang, Spain, Singapore, Japan. Kasi ganun din, no? Malapit na pala yung ano natin, Italy natin. Damay na doon ang Spain, no? Na, wow, nakaka-inspire. Grabe. No upline, no office. Ang nakita ko sa'yo, yung attitude mo na yes, upline. Grabe yun. Mahirap pang hawakan yun. Marami talagang hindi maiintindihan yun. Ako kasi, naranasan ko kasing may upline ako eh. Pero nag-yes upline ako eh. Pero yung maging 0-1 ka, wala ka nang tatawaging upline eh, no? No? Yun ang hindi pa naiintindihan ng iba. Pero ganun pa man eh, strong faith ang meron ka. Sobra, grabe ka. Palakpakan natin uli, Mentor Claire. Grabe ka, totoo naman. Sobrang malinamnam, busog na busog. Kumbaga, ang tagal mo nagtiis ng sardinas, pero ngayon, siguro nagkalat ang steak sa rep mo. Parang ganun na eh, no? Kailangan talaga dumaan sa gano'n. Ano masasabi mo, Mentor Yobi? Grabe. Parang grupo tayo ni Mentor Claire eh, no? Pag mag-save. Kaya nga eh. Na-motivate ako eh. Naku, may invite na naman ako bukas, dalawa. Nung ano, tuloy-tuloy ako, dalawang linggo na akong ano eh, nag-na 90 day burn mag-isa eh. So talagang ano, hindi, totoo yan. Gigil na gigil ako. Kung saan-saan ako dumadayo, Marikina, Paranaque, Bulacan, saan, kahit saan, dayo talaga ako kahit saan yan, kahit sa mga para ko pa lang si Mentor Claire, ha? Alam mo kasi, Kendricks, no? Na ano na naman ako, hindi, alam mo, totoo yan yung mga sinabi ni Claire, kaya hindi ako nagtataka bakit nandiyan sa saya, ganyang estado ngayon. Mentor Claire, na-inspire mo ako sobra, kung alam mo lang, sana lang lahat na-inspire kayo, kasi tama nga naman siya, no? Wala siyang opisina, wala siyang upline, daanan mo kaya yung dinaanan niya. Ang galing. Ikaw, Mentor Yobi, ano na po kapulutan mong aral? Nanlilito ko, Kuya Drix, eh. Kasi yung mga pinagdaanan ni Mentor Claire, eh, kala ko, hataw na kami. yung pinagdaanan niya, yung nag-build ka, tapos talagang binigay mo yung effort mo na i-build yung mga tao, tapos nawala, nag-build ka ulit, nawala ulit. Medyo kung sa iba talagang may hinahina, Kuya Drex, talagang magpapaalam na eh. Diba? Pero sa mentor, sa buhay, sa totoo naman, Mentor Yobi, sa buhay, bibigyan ka naman talaga ng challenge ni Lord eh, no? Oo. Kahit hindi naman itong ginagawa natin, bibigyan ka naman ng challenge eh. Hindi mo gawin ang IM, okay lang. Bibigyan ka rin naman sa labas ng challenge. Ganun naman ng Lord. Hindi lang naman dahil IM tayo. Nagkataon lang, dito sa IM, maraming malalaki ang faith. Kaya nga, Mentor Drex, yung nangyari kay Mentor Claire, nasasabi ko sa sarili ko, Everything happens for a good reason talaga. Hindi mo lang alam talaga kung ano yung magandang plano ng Diyos sa'yo. Kala mo lang, sa isang banda, mali na yung nangyayari. Pero kung maunawaan mo at maintindihan mo, itanim mo lang sa isip mo, kahit ano pang mangyari, no, isipin mo lang, mayroong plano ang Diyos na maganda. Bakit nangyayari? Parang ganun. Kasi ang Lord ganito eh. Ang Lord, obviously, hindi na natin maitatago. Minsan talaga, hindi ka naman niya bibigyan ng pere. Hindi kanya bibigyan. Hindi kanya bibigyan kasi hindi ka worth it pabigyan. Kasi baka hindi mo kayang panghawakan. Bakit? Nane-negative ka pa sa salita ng kapitbahay mo, kaibigan mo na ayaw lang sumali. So, parang nakikita ka niya, hindi pa pwedeng bigyan to ng 200,000. O hindi pa to pwedeng bigyan ng 500,000 kasi mahina pa ang puso nito eh. Hindi pa to, lalong hindi pwedeng bigyan ng 1 million, 2 million tong taong to kasi kawawa naman tong anak ko na to, masyado naman yata matampuhin, di ba? Kasi pag tayo nare-reject, alam mo yon, kasi yung kanya hindi rejection ang nakita ko eh. Isipin mo, nag-build siya na lagas. Dumayo siya na Germany na lagas. Tapos nasunugan ng product, 1.5. Ay nako. Bakit ano nire-reject na mo? Pag, no? Kaya hindi ako pagkagalan, ayawan na eh. No? Pag sa ibang termino ng ano, ayawan na. Pero ito, Mentor Yobi, ito totoo to. Hindi ko lang maano kasi hindi dahil may experience din ako o may naririnig din akong experience sa iba. Totoo yan.
totoo yan, talagang minsan padadaanin ka sa butas ng karayom. Kaya lang, kung hindi ka nadadaan, hindi mo na nakikita at hindi mo na masisilayan kung ano yung nag-aantay sa'yo. Kasi ayaw mo nang tumuloy eh. Hindi mo talaga makikita na kasi sinusubukan ka niya eh. Susubukan ka ng Panginoon sa lahat ng bagay ng laban mo sa buhay dito sa lupa. Kasi nga, lahat ang ganda ng sinabi niya. Anong sabi na huling mensahe na ni Mentor Claire? Ano? Sige nga, basahin natin. Whatever you ask, Mateo 11:24. Sabi, sa Tagalog, ano man yung hilingin mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, maniwala ka na marireceive mo ito o matatanggap mo ito. Parang period na agad eh. Tingnan mo ha, yung pagkakasulat, period. Tapos na. So huwag ka na magduda. Kung may paniniwala ka, eh tayo, kanya-kanya tayo paniniwala. Ako, syempre, believing. Yung belief natin kay Lord mataas eh, no? Sabi niya, magiging iyo. Kaya lang, trabahuhin mo. Ang galing eh, kasi natapat lang nasa networking industry tayo, no? Nandito yung may kapalaran tayo na sadyang may nag-aantay na malaki. Libre kotse, libre bahay. Sipin mo ha, ganito na lang, simple, bottom line. Nakapagregalo ka na ba ng kotse sa nanay mo? O yun lang. Ang ganda na regalo niya eh. So kung hindi, pangarapin natin. Di ba? Okay, so sa mga nanay naman dyan, pwede nyo naman po iregalo yan sa inyong, o, kasi kung wala na kayong nanay, baka pwede nyo iregalo sa kapatid nyo na medyo nahihirapan ng buhay. Dapat ganon. Pwede naman, kasi sasabihin natin, wala na akong nanay eh. O, di, alam mo yon. Pero marami siyang malusog at malinamnam na aral na binigay. Sobrang salamat sa iyo, Mentor Claire. Wala kaya, Drex. Mamaya tatawag. Kaya, Drex. Ngayon pa lang, Mentor Claire. Yung buong team namin dyan sa Europe, nagpapasalamat na sa inyo dahil kayo po yung nag-sacrifice ng 1.5 million para magkaroon ng IBC dyan. Guys, pasalamat natin ang Team Worlds. No? Grabe yung team nila na nag-sacrifice para sa atin. May mga grupo po kami dyan, Mentor Claire, sa Spain, sa UK, sa Germany. Dadayuin kita dyan, pupuntahan kita dyan, Mentor Claire. Pakainin mo ko ah. Doon sa kanina nagkailan nila. Hindi nakapunta na kasi kaming Italy. That time kasi wala pa kaming network. Hindi ganun eh. Pasyal lang yun eh. Tapos napunta kaming Spain. Yung mga ganun. Pero pupuntahan kita dyan, Mentor Claire, para ipagtayo ka na ribulto. Tapos nakaganon, Mentor Dixon. Nakaganon. Oh. Nakaganon, no? Pilipino. Nandahil sa Pilipinong to, nagka-IM worldwide sa Italy. Grabe, Mentor Claire, salamat muli. Sana makaulit pa kami, ha? Oh. Ay, umabot tayo kayo ng 90, Pedrex, ha? 90. Yung iba nalalaglag na ngayon, eh. Oh, ganun talaga mahinap. Mentor Claire, thank you so much. First time kita napakinggan ng solid. Iba ka. Andiyan ba si Mentor Ramil? Andiyan ba si Mentor Ramil? Baka may message si Mentor Ramil. Ramil? Wala para pa, wala. Parang malaglag yata si Mentor Ramil, eh. Tinext ko kanina, eh. Iba? Mentor Claire? Parang kaya ko nga matapos yung sharing ni Mentor Ramil, ano, eh, Mentor Claire, Pedrex. Ano, parang kaya ko matapos yung sharing niya. Kasi ano eh, masarap so, sobrang, ano, eh, sobrang, alam mo yung pagkain na hindi nakakaumay. Yan, ganun yung sharing niya eh. Parang gusto mong kainin ng kainin eh. Walang ma, walang tinik. Kumbaga sa Bangus Mentor, Mentor Rex, ano eh, boneless. Grabe. So, sobrang salamat sa'yo, Mentor Claire. Thank you. So, mag-bye-bye lang tayo kay Mentor Claire na salamat, God bless. Ay, picture muna tayo, Mentor Dex. Ayoko picture! Oo. Wait lang, Mentor Dex, ha? Ano ko lang, ang dami na nalaglag, 77. Kayo na, nasa 90 na tayo, eh. Halika, mag-picture na tayo. 1, 2, go! Wait lang, Wedrex. Pipicture lang namin ng isang ano, na nandyan si Mentor Claire. Oo, na tama. Yan. Mentor Ivy, ikaw nga. Sige, si Mentor Ivy po. Okay, one. Guys. Roland. Oh, first page po, first page. Yan. Third page. Okay na po, guys. Mentor Claire, I love you. Grabe. Alam po, nandiyan si, ano eh, si Mentor, ano eh, Mentor Henry. Thank you po, Team Gideons. Thank you, Mentors. God bless you more. God bless you more.
Ano po, Mentor Claire, ano, isa sa mga top leaders mo, mag-guest din namin. Baka pwedeng ano, no? Sure po, sure na sure po. Yan, thank you. Edrex, ikaw na bahala. Sige, sobra salamat sa'yo. Thank you, Team Olds. Thank you, Team Olds. Tawagan ko na lang. Tatawag na kita mamaya, Mentor Claire. Hindi pa ako, ano, nababaliw pa ako. Yan, Edrex, nabalis na siya. Okay. So guys, maraming salamat ah, pero hindi pa naman tayo tapos. Gusto ko lang kayong mag-guide. Gusto ko lang kayong i-guide lahat, no, na ito ay napaka-importante kasi yung iba hindi na naka-on cam, baka natutulog na. Pero kung gising ka, naniniwala ako magkakaresulta ka nitong taong 2021 kasi may mga bagay tayong dapat i-adjust o kailangan malaman kasi ako naman updated naman ako sa lahat ng leaders na nandito. At leader sa labas, I mean, yung buong ating kumpanya, updated ako. So, ganun pa man bago tayo matapos eh, baka akala lang natin ganun, no? May nakakagawa naman eh. Ang masama yung mga pagka-training, turo-turo, wala nakakagawa. Gusto ko lang pagsalitain ngayon sa mga oras na ito na meron nakakagawa at sumusunod. Ano yung sumusunod? Yung sumusunod sa plano, sabi nga ni Mentor Claire, sumunod ka lang. Yes, upline ka lang. Pero etong taon to, nakita ko, laging yes, upline to. Kaya hindi ako magtataka ngayon, sapphire na siya. Baka pwede natin pagsalitain kahit isa, dalawang minuto, paano niya nagawa? Please welcome from Barcelona, Spain, Mentor Ella Villanueva. Baka pakira, ano si Ella sa gitna? Mentor Ramil, Mentor ano, Liobi, baka pwede natin mailagay si ano, si Ella. Are you there, Ella? Baka nagwo-work. Ayun, nasa train ang ating sapphire. Ang ating sapphire na rag-rank up from gold to platinum. Grabe yan. Hello po. Baka may pwede po ano, Mentor Ella, sapphire Ella. Ay, sorry. Sapphire Ella, ha? Baka pwede mo iparinig sa amin paano mo nagawa kahit dalawang minuto habang nasa biyahe ka. Welcome to the Sapphire Club. Uy, andiyan pala si Ramil eh. Oh, dumadami tayong Sapphire. Sino kaya susunod na Sapphire? Si Kim. Oh, marami. Marami. Si Kim, alam mo, maraming potential talaga. Pero pagsalitain natin ang ating new rank up sa Sapphire na naka-level ngayon sa atin. Grabe. Ito, Mentor Drex, napakaswerte nito ni Mentor Ella kasi yung Team Worlds walang products. Ito may products. Oo. Mentor Ella, go! Mentor Ella! Hello. Hello po. Okay, medyo sa totoo lang po, nahirapan din kami po talaga sa product dito. Hello, pakinig po? Hello? Pakinig po ba? Hello, oh, loud po. And clear. Loud and clear po. Ella. Hello? Yan, sige, go, loud and clear. Pakinig po ba yun, son? Hello. Pakinig po ba ako? Okay po. Sige po. Yan po, thank you po sa lahat ng nandito ngayon sa Team Supreme. Eh, hindi ko po ito magagawa ng ako lang mag-isa. Hello po. Okay po. Hindi ko po ito magagawa ng ako lang po mag-isa. So, nagpapasalamat po ako siyempre sa team na nandito din po ngayon. Mga nandito po yung iba, yung mga kasamahan po dito. So, ginawa ko lang po, siyempre, tanim lang ng tanim. Then, yung pong natututunan sa training, apply ko lang po. And then, yun po, ano naman po yun eh. Once na nagawa niyo po yun, konti-unti, magkakaroon po talaga ng resulta. So, marami din pong mga rejection, pero tuloy lang po yung ano natin. Kumbaga, tuloy-tuloy lang po. Basta bumalaki yung pangarap natin na nandiyan din po si Lord na makakasama po natin. Hindi po tayo susuko sa kung ano man yung mga pagsubok po na dumarating sa atin. Galing. Yun lang po. Ay, iba ko, Ella, ma-interrupt kita. No? Paano mo nito ang mag-sapphire? Hello. Pakinig pa po ako? Hindi. Tanong ko lang sa inyo, Mentor Ella. Paano mo nagawa ang mag-sapphire? Hello? Hello, naririnig ka.
Okay. Yes, yun lang po, Mentor Drex. Hindi ko po ito magagawang mag-isa. Nandyan po talaga yung team. Galing. Alam niyo po, ilang buwan ko na din pong tinatarget yun. Yung pong... dahil din nga po nung nagkaroon ng promo, so na-hit po natin yung... Okay po, yung pong nag-promo, nakatulong po yun. Hello po, yung nag-promo po. Nagkaroon po ng headset ko. Hello po. Nung nag-promo po kasi, medyo na-hit po agad natin yung ano, yung left. And then nung nakita ko po na kukunti na po yung right, ginawan ko na lang po talaga ng action. So may mga sumuporta naman po sa atin, sa team. Tama. So palakpakan natin, Mentor Ella, palakpakan natin. Palakpakan natin ang ating new sapphire. At siyempre, thank you din kay Mentor Cecil. Ano, Mentor Leopi, Mentor Ramil. Sino kaya yung susunod na sapphire, no? Hello. Ako, si, ang susunod na sapphire ko si Rin. Tsaka si Julin. Kaya yon, kaya yon. Pwede. Very promising naman yung mga yan. Salamat sa iyo, Mentor Ella. Salamat sa iyo. Palakpakan natin si Mentor Ella. Palakpakan natin. Guys, palakpak okay, tayo. Congratulations, Mentor Mahina Ella. Mahina po ang signal ko, Mahina. Apo, apo, naririnig ka po, Mentor Ella. Loud and clear naman. Hindi, nagpuputol-putol siya, nasa biyahe siya, okay lang. At least narinig natin boses niya. Dahil daw sa grupo niya, dahil daw sa team niya, nagpapasalamat siya, okay? Okay, guys, ganito lang. Mentor Ramil, nakahabol ka, narinig mo ganyan, sobrang si Claire. Oo, nakikinig kami kanina. Galing, no? Nandito kasi kami, eh, no? Yan, no? Yun, no? Ayun, no? Ay, naku po. Alam. Nakikinig kami lahat. Nakikinig kami lahat. Galing, galing. Galing, galing diba? Mentor Ramil. Okay, Mentor Yobi. Ganito, no? Para hindi naman tayo mainep, para sa akin lang, no? Bilang mentor ng lahat, yun lang yung ranking pile na gagawa talaga yan. Kaya lang, hindi na kayo kailangan i-push. Okay? Kasi sabi ko nga, mag-ask kayo sa mentor nyo paano maging sapphire. Kung talagang gugustuhin mo, alam mo kasi, mas maganda na yung 200,000 ang limit mo per week. Mas maganda ng ganun. Total, ginagawa na rin lang natin na seryoso ang negosyo. Gawin natin ang tama. Kita mo yung mentalidad ng mga grupo nila. Di ba? Inaangat nila. Hindi ko sinasabi angat nyo ko. Ang point ko, meron din kayong mga mentor, hindi lang naman ako, na dapat samahan nyo yung mentor nyo, na iangat nyo yung mentor nyo. Yun ang ibig ko sabihin. So, yun lang. Yun, at least may nakagawa, no? Ang magtaka tayo na tumatagal tayo, wala nakakagawa. Mahirap yun. Ito, a little announcement para lang sa mga awareness. Para kayo ay magkaroon kayo ng malaking cheque for this year. Kasi nga naman, no? March 1 ngayon, anong ginagawa ng iba dyan? Tayo ay kailangan tumodo, humataw, kasi maganda yung negosyo. Pwede bang puro maganda lang? Dapat simulan mo ng maganda. Honestly, ako alam ko dito sa loob ng Zoom, bilang ako mentor nyo, alam ko kung sino nagna 90-day burn. Alam ko kung sino ang birit dito, sino ang todo dito. Hindi naman natin kailangan isa-isahin, kitang-kita naman. Pero yung mga nakakaunawa sa ganitong klase ng negosyo, gagawin talaga ang 90-day burn. Kasi ganun lang, hindi naman siya pahirapan eh, di ba? Naunawaan natin ang ganda eh, productive naman lahat. Pero huwag tayong magtaka, lahat naman kayong nandito very promising. Kaya lang, hindi naman natin kailangan laging ipupush. Hindi naman natin kailangan ipupush tayo lagi. May nakakagawa eh, no? Number one yun ha. So yun lang, akin awareness. Saan? Sa FB. Ito very important message bilang kay Mentor Drex. Awareness sa FB. Lahat kayo gusto ko kumita kayo ng malaki. Gusto ko lahat din kayo may marating. Wala namang upline o mentor na nangarap na siya lang yung ano, magiging successful. Walang ganun. So sa akin lang, kung tayo ay tinatawag na onliner ngayon, baka naman pwedeng ingatan natin yung Facebook natin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang dami ko nakikitang post. Nag-generate ba yung post ninyo na minsan? Ito naman awareness lang ha. Para lang gusto ko makita nyo, ako kasi never ako nagpo-post ng mga salita or mga word na hindi makakatulong sa business para ma-attract ko yung tao.
Correct. I-check nyo po yung Facebook nyo kasi baka mamaya kung ano-ano na yung mga message nyo tapos nagtataka kayo, wala kayong cheque. Kasi kung hindi ko kayo sasabihan, sino pa ba magsasabi sa inyo? Kasi alam nyo kung bakit? Dapat ganito ha, huwag kayong ma-open. Huwag kayong ma-open, grupo ko kayo. Ako alam ko kung sino yung bumibira ng todo. Alam ko kung sino yung magkakaresulta. Alam ko yan. Alam ko yan. Ang tagal ko na sa networking. Pero syempre, gusto ko kayong alalayan lahat na dapat kayo mismo marunong mag-check. Okay ba tong post ko na to bago ko i-post? Kasi kung hindi to mag-generate ng income, baka marami lang magalit. Isipin mo yung isang side, hindi parang yung nararamdaman natin lagi ang ipinopost natin. Ang kailangan maramdaman, kita mo ako ha, very honest ako talaga, si Ramil yan talagang ayokong nawawala sa tabi ko yan. Kasi marami rin na itutulong sa akin yan. Alam nyo ba nakasyam ako ng direct magmula noong January hanggang ngayon? Nakasyam akong direct. Pero ano yun? Dahil sa tulong na idea lang ni Ramil. Ano yung sabi niya sa akin? Mentor, wala yan. May day lang yan. Oh, ngayon, ang tanong, kayo ba nagma-my day? Ako madali akong turuan eh. Sana guys, alam nyo ako ha, nagsesend ako ng mga poster, good news. Ang tanong, mina-my day nyo ba? Kasi kung hindi nyo papansinin, tapos magtataka kayo, may pay-in ako mismo, mentor nyo, hindi nyo ko kailangan i-push. Nagna-90-day burn ako, hindi ko kayo pinipilit lahat. Kasi gusto kong patunayan sa sarili ko. Sa sarili ko na ako muna unang gumawa, pero alam ko may sumusunod sa akin. Alam ko naman, kasi hindi ko naman pwedeng i-please lahat. Kasi kahit na anong galing na nagsasalita, kung hindi natin i-apply, mayu-useless. Pero i-check natin ang Facebook natin, yung My Day, walang problema. Number one, check lang po natin lagi ang pinopost natin bago natin i-post. Okay? Kasi tayo, attraction tayo eh. Ang Facebook natin, wala namang ibang sisira kundi tayo rin eh. So, ingatan lang natin yun para maka-encourage tayo, right? Tapos, pangalawa, pag gumamit tayo ng My Story, huwag naman natin tadtara ng hanggang 50. Wala naman nakakakita niyan eh. Wala na unang first three lang naman ang nakikita diyan. Tama ba, Mentor Ramil? Natatawa ka diyan eh. Tama ba? Kasi yung iba pang nag-post 50, akala niya na-check pa yung 47. Eh kahit i-check mo na, ipopost mo na. Oh, kahit katuldok na lang yan. Kasi hindi ko masisi yung iba kasi gigil. Gigil tayo, gusto natin makapag-market. Bro, sis, ang gagawin mo lang, itipirin mo muna yan kung marami kang pictures dyan o mga magagandang updates. Tatlo lang araw-araw. Ah, hindi nyo ba ako napapansin? Papunta akong office, nagma-my day ako, minsan nagla-live ako. Alam mo kung bakit? Para makita ng mga ayaw sumali. At ng mga... Ang tawag ko na to eh, Mentor Dredge. Shotgun method. Instead na sniper method, shotgun ginagawa, ang dami. Hindi, bilang mentor ha, huwag nyo nang antayin sa iba nyo pa marinig. Tama ba, Ramil? Tama ba? Antayin mo pa sa iba, baka mamaya si Press pa makakita niyan. Kasi pag nakita ni Press yung My Day mo, malamang hindi niya tingnan. Kasi nga, ang dami. Tama? Okay. Aware lang kayo. Ingatan nyo na ang My Day nyo. Ingatan nyo na ang bawat post nyo sa Facebook kung nakaka-encourage ba. Kasi ako, ang dami ko nakikita. Ayoko naman kasing i-message ka o ano. Kaya lang, ako kasi proven and tested na yung My Day eh. Na dapat 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tapos may magla-like, doon ka makakakuha ng marirecruit mo o makakapartner mo eh. Ang dami ko nakuha doon. Like. Oh, lumalike ka eh. Diba? Pag lumalike, alam na. Alam na this, diba? Like na like. Ikaw naman, my story. Marami nagla-like, pero hindi mo naman ini-invite. Nangangano ka eh. Diba? Magpumuso ka, akin ka. Diba? Huwag kang magla-like sa akin. Baka ikaw, sa dami ng pinost ko, gusto na rin kita i-marketing plan eh, kahit member ka. Gigil na gigil pa naman ako ngayon. Kasi bilang mentor, gusto ko, paano ko ginagawa, magawa mo din. Madali lang naman. Magbawas lang tayo ng post, 3 to 5 post lang ng about I am, o magandang quote, or God words, or verses. Enough na yon. Tapos, pag may nag-like, medyo pansinin mo, market mo yon. Nasasayang yung mga like nila. Umaabot yata sa iyo ng 100, 200. Sa akin kasi umaabot ng 380. Oh, mga ganun. May ganun akong mga ano. Doon ako nakakakuha ng mga direct ngayon. Tapos,
please lang ha, limit lang yung mga paglalagay ng My Story. Magagamit mo yan isang buwan. Kasi yung pang isang buwan mo, ginamit mo na ng isang araw. Huwag ganon. So, aware lang na. Pangalawa, good news na nabalitaan natin sa gobyerno na GCQ na tayo. Ibig sabihin, malabo nang bumalik sa ECQ o MCQ, lahat ng Q. Ah? O, ibig sabihin, yung GCQ, tayo naman pwede na mag-1-on-1. Kaya ang mentor nyo, nakikita nyo lagi nasa labas, nag-1-on-1 na ako. Bumira tayo ng offline. Kahit, alam nyo yun, eh, maliban sa ibang bansa, kung talaga totally lockdown sila, sorry. Pero yung mga nasa Manila lang, please, mag-1-on-1 kayo. Ako, alam ko kung sino may sariling IBP dito na team. May mga team na dito na may sarili na silang team, may sarili na rin silang IBP. Alam ko kung sino yung mga yan. Okay? Good luck sa inyo pa. Pero yung offline, gamitin pa natin. Okay? And 2021, maniwala kayo, pag dyan dumami ang pay-in mo, eto na. Kung bakit magtataka ka, dumadagsa ang pay-in. Ano yun? Paano? Simpleng sikreto na hindi alam. Medyo mga mentor lang nakakaalam. Kailangan malaman ng iba. Tayo, dapat araw-araw naman talaga, isa-dalawa lang may kausap ka eh. Yun na lang, literal, isa-dalawa, wala ko sinabing lima. Kung kaya mo lima, mas magaling ka. Isa-dalawa, araw-araw, pag yan nakausap mo, 10, hello? Pag yan nakausap mo, 10, may sumaling dalawa, tawagan mo na yung 8. I-barbecue mo na silang lahat. Ano yung barbecue? Ito yung barbecue. Ito-drawing ko lang ha. So, para siyang barbecue. Kasi, para malaman na ng lahat. Kung kayo may nakausap, very simple as that. Kung ito ka, nandito ka sa kabila, halimbawa, ikaw to, yung mga nakausap mo, may sumaling dalawa, tawagan mo na lahat, sabihin mo, yung mga nakausap ko ngayon lang sumali, ikaw ang una dito. Pero bakit sila sumali? O, di tawagan mo lahat. May makukuha ka dyan sa 8 na yan na 3. So kung may nakuha kang 2, tapos meron kang napaniwala na 3, very simple, 5 pay-in mo. Yan ang barbecue. Kaya lang, dahil wala kang kinakausap, wala kang iba barbecue. Kaya kita mo ha, guys, malalaman nyo. Barbecue no. Gusto ko, mamulat kayo, matatagal na tayo magkasama sa Zoom. Buksan nyo yung kaisipan nyo. Paano yun? Tingnan mo, sinunod-sunod tayo ng promo. Bakit ka walang pay-in? Kasi wala ka namang kinausap eh. Bakit ka nag-aasa magka-pay-in? Pero kung marami kang kinausap, biglang balita, uy, ang ganda ng mga balita. Dalawang sunod na promo. Kaya huwag kang magtaka, hindi mo nagagawang magpasali kasi wala ka namang kinausap. Pero kung may kinausap ka, babalikan mo siya. O hindi mo ba alam, doble ngayon na matatanggap mo? Na-attract sila doon, na-attract. Tapos, yung mga kinausap mo, sa 8 na kinakausap mo, o hanggang 10 isang linggo, listen to this ha, sa isang linggo, naka-10 kang kausap, pag sumali yung 2, napasali mo, tawagan, balikan mo na yung... Kasi minsan, nag-talk ka ng Monday hanggang... Magugulat ka yung Sunday na tinok mo, yung pa yung sumali. Kaya huwag ka napapagod. Pero balikan mo yung nag-Lunes, nakadalawa ka nung Lunes, 3 nung Martes, isa lang nung Miyerkules, isa lang nung Webes, 3 lang nung Friday, pero pag pinagsama-sama mo, 8 siyam, babalikan mo lang yon. Uy, mauna ka na dito ha. Barbecuehin mo na sila. Ay nako, kung pagsasalitain ko lang si Kim dito, lalatikin kayo ni Kim. Grabe yon. Guys, isang paalala lang ang ating Facebook ha. Ingat-ingat sa Facebook. Yung gusto pong mag-ranking, gayahin po natin yung nakakagawa. Congratulations again from Barcelona, leader na Supreme. Gayahin nyo po ang inyong upline. Kaya palang gawin. Nagagawa. And si Ramil naman, may sarili siyang pananaw doon sa alam niya kung sino magsasapire sa kanya. Si Mentor Yobi, naniniwala ako, may ginugol siya magsasapire. Maniwala kayo sa mentor nyo, itanong nyo paano tamaan ng sapire, napakadali. Para ako, hindi naman ako sa pag-ano, para lahat naman, mas maganda kasi pakinggan, marami tayong sapire. Okay lang si mentor, sapire tayo, gusto mo, 30 tayo eh. Pero kung sabay-sabay naman tayo magdadiamond eh.
Di ba? Hindi ito yung parang una-una. Hindi ako ganun mag-isip. Gusto ko sabay-sabay yung pag-angat natin lahat. So sa akin lang, sumabay ka na. May nakasunod na. May nakapagsapayar na tuloy. So inspire yourself, your team, yung mamotivate ka. So yun lang yun sa akin bilang mentor. Basta para sa akin, yung ranking na yan, nagagawa yan, huwag mong patagalin. Kung gusto mo na magandang buhay sa Pasko, tama naman si Mentor Claire na simple lang, yes, upline lang. Alam mo, ayan sila Mentor Liobi. Nagpapasalamat ako, Mentor Ramil, na andyan sila. Mentor Ivy. Kaya huwag kang magtaka, andyan naman sila Mentor Roland, Mentor Ging na nakikinig na yes, upline. Alam niyo yon. Sa akin kasi gusto ko sumunod kayong lahat. Para din sa inyo to, marami tayong bagong kasama dito sa loob na very promising. Baka unahan pa kayo. Naku po, maraming bagong pay-in ngayon dito sa loob. FB post, awareness lang ha. Tapos yung GCQ, baka mamaya akala nyo, ingat. O, nag-iingat tayo. May mask ka. Pwede ka naman mag-talk ng may mask eh. Pero yung one-on-one, iba kami. Nila Ramil, nila Liobi, sanay kami sa offline eh. Okay? So, ilulook up natin ang ating team 2021, buong Gideons subgroup, malayo mararating guys. Naniniwala ako, very promising, ang dami dito sa loob. Very potential. Yung mga hindi naging top earner, last month, okay lang. Bumawi ka ngayon, this month, dapat ikaw naman ang top. O madagdagan, maging top 12, maging top 15, pwede naman. Kasi wag mong gawin ang isang bagay kung walang nakagawa. Tama ba? So guys, bilang mentor, no, ayoko lang na pahabain to dahil alam ko iba inaantok, pwedeng may kausap pa yung iba. Magsanay tayo laging may kausap para lagi kami pinapalo up. Kasi wala kang ipapalo up pag wala kang kinausap. Alam mo, simple lang. Ang negosyo natin, basic. Walang kausap, lalong walang cheque. Galingan natin. Huwag mahiya mag-PM o tumek sa inyong mentor. Hanggang sa akin, pwede kayo. Pwede kayo rumekta sa akin. Huwag kayong mahiya. Basta kung ano yung mahiya advice ko, sundin nyo lang. Okay? Kasi hindi naman lahat yung kaya ko akuin. May mentor din naman kayo. May mga subgroup. Walo tayo. Walo na kayo. Eh, no? Magagaling ang inyong upline. Lalo na ang top, yung mga nag-top 10. Yung mga nag-top 10, please lang, monitor nyo yung sarili nyo. Ako, para sa akin, i-sustain nyo yung ano nyo ha, i-sustain nyo yung rank nyo, tapos nag-i-encourage tayo dito sa loob na susunod na magiging top 12, top 15 o madadagdagan. Baka may magulat kayo, kabago-bago lang, mag-top 3 na dito, mag-top 2, eh, hindi natin masabi. Pero kami nila, Mentor Ramil, Mentor Liobi, nakikita kami niya mga yan, bumibira kami ng labas, loob, ibig sabihin, ano tawag dito, para ako tuloy call center, inbound, outbound, saan nasasabihin ko eh. tumitira kami ng offline. So guys, gayahin nyo kami. Ingat-ingat lang din, walang problema. Any message, Mentor Yobi? Wala na, kuya. Pero tama eh. Naman, no? Kailangan lang natin i-monitor ng ating grupo. Para lang, ma-advisean, ma-advise. Mentor Ramil, message? Wala naman, just keep the fire burning. Tama. Wag lang tayong tumigil na makipag-usap kasi yun talaga yung natin eh. Money generating activity yung inviting tsaka prospecting. Tama naman. Basically. So tuloy-tuloy lang.